Dahil sa unti-unting pagbaba ng COVID cases sa bansa, muling nabuhay ang usapin na itigil na ang pagsusuot ng face shield. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, pinag-aaralan na ito ng Technical Working Group ng Interagency Task Force o IATF. Mas maraming membro ng IATF daw ngayon ang pumapabor na huwag nang mag-face shield pero wala pang pinal na desisyon tungkol dito. Ayon naman kay Dr. Edsel Salvana ng Department of Health o DOH Technical Advisory Group, mahalaga pa rin ang pagsusuot ng face shield para maproteksyonan ang mata laban sa virus. Hindi na required sa ngayon ang pagsusuot ng face shield sa outdoor areas pero kailangan pa rin ito sa tinatawag na 3Cs. Ito yung mga lugar na closed o kulob, crowded o matao kahit sa labas, at close contact settings kung saan kahit hindi matao ay halos kadikit mo naman ang kausap mo. Nitong unang bahagi ng taon, pinlano na rin ng gobyerno na bawiin na ang utos na mag-face shield. Pero dahil sa Delta variant, ipinatuloy pa rin nila ang pagsusuot nito. Dahil bumababa ang numero, marami nang kumbaga nagsasabi sa IATF na baka dapat itigil na rin ang pagsusuot ng face shields. Pero wala pa pong desisyon, ha? Susuot pa rin po tayo ng face shield. So aside from the double layer of protection, yung eye protection is also kind of important. And kaya nga rin nakakalusot yung iba kahit naka-double mask sila dahil pwede pa rin pumasok yung virus sa mata. Naitala ngayong araw ang pinakamababang bilang ng new COVID cases mula nitong Marso. 2,303 po yan. Pinakamababa rin sa loob ng halos 8 buwan ang 40,786 na active cases. 1.5% ito ng total COVID cases na lampas na ng 2.7 million. Dahil sa pagbaba ng mga kaso, malaki raw ang posibilidad na ibaba na sa mas maluwag na Alert Level 2 ang Metro Manila sa kalagitnaan ng buwan ayon sa Interagency Task Force o IATF. Kapag natuloy yan, papayagan ng mag-operate ang mga karaoke bar na sa ngayon ay naghahanda na. May report si Ian Cruz. Kung dati, magsasawa ka sa kabibirit habang nakikipagsiksikan sa mga kaibigan sa loob ng booth ng karaoke bar. Ngayon sa isang family karaoke bar sa Quezon City halimbawa, may mga acrylic divider na sa mesa. May pagitan din ang mga upuan. Meron ding air purifiers. Dahil required sa Quezon City, kinabitan din ito ng exhaust system at may pumapasok na hangin. Base kasi sa pag-aaral, mataas ang tsansa ng hawahan ng COVID kapag kumakanta o nagsasalita dahil mas maraming respiratory droplets ang naibubuga. Alert Level 3 pa ang Metro Manila kaya di pa pwedeng magbuka sa mga karaoke bar pero naghahanda na sila sakaling magluwag sa Alert Level 2. Kung saan papayagang mag-operate ang mga karaoke bars, clubs, concert halls at theaters sa 50% na indoor capacity para sa mga fully vaccinated at 70% na outdoor capacity. Dapat may pahintulot din ng lokal na pamahalaan. Kakaroon na kami ng designated safety officer if ever para to remind all the customers if ever manibago sila sa mga bagong system. Dapat konti lang talaga yung tao, no? Ma-limit natin and then kasi siyempre nagkakantahan niya, no? Kailangan yung spacing pa rin, no? To maintain yung ating social distancing and well, as much as possible sana maganda kung fully vaccinated or vaccinated yung mga pupunta diyan. Ang banda naman ni Andrew na halos 2 taong nawala ng gig sa Metro Manila, excited na rin daw mag-Alert Level 2. Kung bumabalik sa Alert Level 2, sana maano na rin, magdire-diretso ulit. Maraming kinawala sa inyo sa pag-umanda? Opo. Kasi yun talagang pinaka-ano namin, kabuhayan namin, pagtugtog. Ang Philippine College of Physicians sang-ayon na rin mag-Alert Level 2 ang Metro Manila. Pero may agam-agam sila sa pagtaas sa 70% capacity sa mga pampublikong transportasyon. Alam mo natin na madalas po ay dahil sa traffic na rin ho ngayon, no? Matagal ho tayo magsasama. This will definitely increase yung risk ng transmission ng sakit. Ayon sa IATF, malaki naman ang posibilidad na mag-alert level 2 na sa kalagitnaan ng buwan. Depende raw yan sa healthcare utilization rate
at sa average daily attack rate o ADAR o yung dami ng new cases per 100,000 population sa Metro Manila. Ayon sa Department of Health, nasa 5.97 na ang average daily attack rate. Sabi noon ng DOH, pwede na mag-alert level 2 ang Metro Manila kung 7 o mas mababa pa ang ADAR. Pero sabi ni Roque, pinag-uusapan pa raw yan. Nakabantay rin ang Department of Health dahil bagamat nasa downward trend ang COVID cases, bumabagal naman daw ang pagbaba ng bilang ng new cases. Sa buong Pilipinas, 14% lang daw ang ibinaba ng new cases nitong nakaraang linggo, mas mababa kaysa sa 26 to 35% na pagbaba na naitala noong mga nakalipas na linggo. Mas maliit din ang ibinaba ng new cases sa Metro Manila kumpara noong mga nakaraang linggo. Posible raw na dahil yan sa mas malayang paggalaw ngayon ng mga tao, pati ang delay sa pag-detect, pag-test at pag-isolate ng mga bagong kaso. Ian Cruz, GMA News. Naghahay ng petisyon sa Commission on Elections ang ilang human rights organizations para kanselahin ang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo ni dating Senator Bongbong Marcos. Ayon sa mga petitioner, pinalabas ni Marcos na eligible siyang kumandidato gayong diskwalipikado raw siyang tumakbo sa pagkapangulo. Hinatulan kasi si Marcos na guilty taong 1995 sa hindi umano niya pagbabayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985. Pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon pero hindi na ito inapila pa ni Marcos sa Korte Suprema. Para sa mga petitioner, may tuturing na moral turpitude ang krimen. Ibig sabihin, immoral ito o hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, diskwalipikadong tumakbo ang mga nasintensyahan sa mga tinatawag na crimes involving moral turpitude. Giit pa ng mga petitioner na kinabibilangan ng kapatid, families and friends of political prisoners, tumangging magbayad ang pamilya Marcos ng nasa 203.8 billion pesos na halaga ng buwis, interes at iba pang penalties. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng kampo ni Marcos. Naglipat bakod ang ilang taga-suporta ni Senator Manny Pacquiao kay Manila Mayor Isko Moreno. Dadagdagan naman ang mga sumusuporta sa tambalang Lacson Soto nang manumpa ang mga bagong miyembro ng Partido Reforma. Nanawagan naman si Vice President Lenny Robredo sa kanyang mga taga-suporta na tumulong sa mga apektado ng pandemya. Habang si Davao City Mayor Sara Duterte may apela sa mga umaasang tatakbo siya sa eleksyon 2022. May report si Mav Gonzalez. Ang dating grupong MP Nation, pinangalanan na ngayong IM4P o Isko Moreno for President. Inanunsyo ng kampo ni Mayor Isko Moreno na nasa kanila na ang suporta ng pinakamalaking volunteer group ni Senador Manny Pacquiao at ang isinusulong daw ng grupong ito, ang Isko-Pacquiao Tandem. Ayon kay MP Nation Lead Convener Colonel Danny Enriquez, kasama niyang lumipat ang 70% ng kanilang volunteer group. Bata pa naman din si Senador, pagkakataon pa siya, ayan na muna niya si Mayor, mas matanda. Makita niya kung paano pala talaga tapo ng pagiging isang executive. Then after 6 years, he runs for presidency. I think wala nang magiging perfect na presidente niya, kundi siya. Sagot ng kampo ni Pacquiao, mabuti nang inanunsyo ni Enriquez na hindi na siya konektado sa kampo ni Pacquiao. Tinawag siyang impostor na pumasok sa campaign team ng senador para kumita ng pera. Bago pa raw lumipat sa kampo ni Moreno ang grupo ni Enriquez, pinagbawalan na itong lumahok sa presidential campaign ni Pacquiao. Ayon pa sa kampo ni Pacquiao, kaunti lang daw ang miyembro ng MP Nation, taliwas sa sinasabi nito na ang daang grupo raw ang may mas maraming miyembro ang sumusuporta kay Pacquiao. Sagot naman ni Enriquez, kailanman ay hindi niya ginamit ang pangalan ni Pacquiao sa fundraising, hindi rin daw totoong inalis siya sa kampanya ng senador. Wala pang pahayag ang kampo ni Moreno sa pahayag ng kampo ni Pacquiao. Nanumpa naman sa Partido Reforma ang daang-daang bagong miyembro ng partido mula sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental at Bukidnon. Tumatakbo sa ilalim ng Partido Reforma si Senator Ping Lacson. Ang mga taga-suporta naman ni Vice President Lenny Robredo, hinikayat na tumulong sa mga apektado ng pandemya. Maglalabas daw si Robredo ng strategiya kung paano matutugunan ang problema ng COVID-19. Base ito sa pakikipag-usap natin sa mga eksperto, kasama na dito ang mga epidemiologists, mga public health consultants, mga ekonomista at iba pa.
Higit sa lahat, hinango natin ang mga solusyon sa aktual na karanasan ng mga nurse, ng mga doktor, ng mga empleyado at karaniwang Pilipinong nagtitiis at nagsasakripisyo at nagluluksa ngayong pandemya. Umaapelan naman si Mayor Sara Duterte sa mga organizer ng Sara All Philippines na huwag nang ituloy ang pinaplanong caravan mula Cotabato papuntang Manila simula November 4 hanggang 15. Hindi na raw kailangan ng caravan dahil nagdesisyon na siya noong September 10 na hindi siya tatakbo bilang presidente. Mav Gonzalez, GMA News. Nauna na ang Taguig City sa pagbabakuna kontra COVID sa mga 12 to 17 years old na walang comorbidity. 500 bakuna ang inilaan para sa kanila sa dalawang site, ang Lakeshore sa Barangay Lower Bikutan at sa Bonifacio High Street. Sa datos ng City Health Office, isang 13-anyos na babae ang nahilo matapos turukan ng bakuna. Hindi raw kasi nakapag-almusal. Mahigpit na paalala ng mga otoridad, bawal ang walk-in at dapat may kasamang magulang o guardian ang menor de edad na magpapabakuna. Umarangkada na rin ang bakunahan sa mga menor de edad na may comorbidity sa Cotabato. Sa dami ng gustong magpabakuna, kahit yung mga wala sa listahan, nagpunta pa rin at nagbakasakali. Mula noong October 29, halos 38,000 na minors with comorbidities na ang nabakunahan sa buong bansa ayon sa National Vaccination Operations Center. Pinatatanggal ng isang mambabatas ang bagong requirement ng Land Transportation Office o LTO para makapag-renew ng driver's license. Hindi naman daw kasi kailangan at dagdag pasanin pa raw sa mga driver ang Comprehensive Driver's Education Course. Naghain ng resolusyon si Deputy Speaker Rufus Rodriguez para suriin ang utos ng LTO. Wala pang tugon dito ang LTO. Pero nauna nilang sinabi na may kapangyarihan sila na bumuo ng mga requirement bago magbigay ng lisensya. Alinsunod yan sa Republic Act 10930 o yung batas na nagpapalawig ng driver's license validity sa 10 taon. Layunin nito na matiyak na tanging mga driver na may sapat na driving skills at kaalaman sa road safety at road courtesy ang mabibigyan ng lisensya. Kabilang ang mataas sa presyo ng feeds at ng produktong petrolyo sa mga dahilan, kaya nagmahal ang karneng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa price monitoring ng Department of Agriculture, 20 pesos ang itinaas ng presyo ng kada kilo ng baboy sa Commonwealth Market. Gayon din ang itinaas ng kada kilo ng manok. Habang sa Marikina Public Market, nagmahal din ng 350 pesos ang kada kilo ng liyempo. Ayon sa Agriculture Department, nagsisimula pa lamang bumawi ang hog raisers sa epekto ng African Swine Fever. Kaya karamihan ng mga binibenta sa mga pamilihan ay ibinyahe pa mula Mindoro at Samar. Pinag-aaralan na ng ahensya ang posibleng tulong sa mga producer. Dahil naman sa closed fishing season, tumaas din ang presyo ng isda. Sa Marikina Public Market, hanggang 60 pesos ang itinaas ng kada kilo ng galunggong. 20 hanggang 40 pesos naman ang itinaas ng ibang isda. Ganito rin ang itinaas ng presyo ng isda sa Commonwealth Market. Nag-trending sa Twitter Philippines si Paulo Contes. Napansin kasi ng netizens na kamukha niya ang nasa video na ipinost ng BTS member na si J-Hope. Ano nga naman? Sa video na may more than 4 million views na, makikitang sculpture ng lalaking natutulog. Yan ang Mask 2, ang self-portrait ng Australian artist na si Ron Muwek na nakadisplay sa isang museum sa Seoul. Nabalitaan ni Paulo na usap-usapan siya online. Gumawa rin siya ng sariling version ng artwork. Sabi pa niya, may point naman daw ang mga netizen. Fairness ah. Medyo hawig nga naman hawig talaga. Buti sport naman si Paulo. I know. Tuloy-tuloy lang mga balitang dapat yung malaman. Susunod na ang saksi. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.